red alert na naman on the for the third straight day naka red alert yung Luzon grid, no? Kaya ang main call ngayon ng Bayan Muna, panawagan kay Pangulong Duterte, no, habang busy siya sa kampanya ng kanyang mga kandidato, baka pwedeng pagtuunan niya ng pansin itong nangyayaring problema sa enerhiya dito sa Luzon grid. At ipareview na rin niya, no? Ang main call natin, ipareview niya sa mga regulatory agencies or responsible agencies itong mga power supply agreements ng ating mga distribution utilities at ng mga generation companies, no? Dahil sa nangyayari ngayon, parang talagang dihado tayong mga consumers, no? Napansin lang namin, eto rin yung mga power plants na nasa, sabi nilang, force out shutdown ngayon. Kung bakit naman, sabay-sabay silang nagsa-shutdown tuwing summer, no? At ito rin yung mga power plants na since 2012, parang suking-suki na nila na mag-shutdown, no? Kung kailangan kulang yung supply ng kuryente or yung ating reserve ay parang kukulangin, ay nagsa-shutdown itong mga power plants na ito, no? Ito yung Calaca Power Plant, SCPC, no, na pag-aari ng DMCI. Andyan yung Southwest Luzon Power Generation Corporation, itong Malaya Thermal Power Plant, itong Sual, no? Pagbilao Power Plant, no? These are the same plants since 2012 na parang suking-suki na pag summer or kailan medyo manipis yung supply ng kuryente ay biglang nag unannounced shutdown, no? And parang may common ano rin dito, sabi nila yung iba nag-leak daw yung kanilang boiler plants. And itong mga incidents na to ay hindi naman ito, lalo na summer, hindi ito phenomenon na biglang nangyari na lang. These are situations na pwedeng pagpreparahan, no?